Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa aking channel, mga kababayan. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating tutukan ang mga verbs na ginagamit sa Nihongo na nagpapahiwatig ng pagbibigay at pagtatanggap. Ang ageru, kureru, yaru, at morau. Yoroshii desu ka? Hajime masho. Sa Nihongo, ang pagbibigay at pagtatanggap ay medyo komplikado. Sa Tagalog, katulad ng sa Ingles, iisa lang ang verb na magbigay, magbigay, at iisa lang din ang verb na tatanggap, tatanggap. Pero sa Nihongo, ang verb na magbibigay ay nahahati sa tatlo. Meron tayong ageru, tapos may yaru, at meron ding kureru. Pero ang verb na tatanggap ay isa lang, ang morau. May mga reglas o rules kung paano at kailan gagamitin ang mga ito. Ang leksyong ito ay tututok sa pagbibigay at pagtatanggap ng mga bagay gamit ang mga verbs na ito. Ang susunod na leksyon ay susuri paano ang mga verbs na ito ay ginagawang auxiliary verbs upang ipapahiwatig ang pagbibigay at pagtatanggap ng mga actions. At ang susunod na leksyon ay tungkol sa mga honorific versions ng mga verb na ito. Kaya sa leksyong ito, itong apat na verbs muna at pagkatapos mong matutunan ang kanilang mga honorific versions, sumatotal may matutunan ka ng walong verbs na nagpapahiwatig ng pagbibigay at pagtatanggap sa Nihongo. Tignan muna natin ang tatlong verbs ng pagbibigay. Ang una ay ang ageru. Ibig sabihin ng ageru ay ibibigay ko sa'yo. First person sa second person. Ibibigay ko sa kanya. First person sa third person. Ibibigay mo sa kanya. Second person sa third person. At ibibigay niya sa kanya. Third person sa third person. Tignan lang ang numero at direksyon ng arrow para mas madali mong maintindihan. Ang ageru ay ang pinakakumon na verb na ginagamit para ipapahiwatig ang pagbibigay. Ang yaru ay ginagamit din sa lahat ng sitwasyon na ginagamit din ang ageru. Kaya lang gagamitin natin ang yaru kapag ang nagbibigay ay may ranggo na mas mataas kaysa tumatanggap. Halimbawa, ang bossing ay gagamit ng yaru kapag may ibibigay siya sa mga under sa kanya. Ang magulang ay gagamit ng yaru pag nagbibigay sa anak. Pag nagbibigay tayo ng pagkain sa mga alagang hayop, yaru din ang gagamitin dahil mas mataas ang ranggo natin kaysa hayop. Ang pangatlong verb ay ang kureru. Ibig sabihin ng kureru ay ibibigay mo sa akin o sa miyembro ng aking tropa. Second person to first person. Ibibigay niya sa akin. Third person to first person. At ibibigay niya sa'yo. Third person to second person. Alam ko nakakalitong isipin sa simula, pero titingin tayo ng maraming ehemplo para mo maiintindihan. Ang major takeaway ng tatlong verbs na ito ay ang kureru, ibig sabihin, ibibigay mo sa akin. Yung ageru ay pangkaraniwang pagbibigay. Samantalang ang yaru ay ang mataas na ranggo ay nagbibigay sa mas mababang ranggo. Ngayon, tutukan natin ang bawat isa. Ang ageru ay isang rule-dropping verb. Sa puntong ito, dapat alam mo na paano kinoconjugate ang mga rule-dropping verbs. Kung hindi pa, pwede mong reviewin ang basic verb conjugation na mga rule-dropping verbs sa leksyon 26. Sa ehemplong ito, gagamit tayo ng simpleng bagay katulad ng pera. At kung makuha mo na ang pattern, pwede mo nang palitan ang pera ng kahit anong bagay. Ang ehemplong ito ay first person, ako, magbibigay sa second person, o sa'yo. Ang sentence, bibigyan kita ng pera. Sa Nihongo, watashi wa o ga, anata ni, o kane o agemasu. Watashi wa anata ni o kane o agemasu. Ang agemasu ay ang formal form ng ageru. Kanino ibibigay ang pera? Sa'yo, anata ni. Ngayon, ang watashi wa ay palaging default kaya pwedeng hindi na ito sasabihin. At kung sinasabi mo ito sa kausap mo na bibigyan mo siya ng pera, hindi na rin kailangan sabihin ang anata ni. Naiintindihan na sa konteksto. Kaya ang matitira na lang ay o kane o agemasu. O kane o agemasu. Bibigyan kita ng pera.
Ang ehemplong ito ay first person, ako, na magbibigay sa third person, sa kanya. Ang sentence, hindi ko siya bibigyan ng pera. Watashi wa o ga kanojo ni okane o agenai. Watashi wa kanojo ni okane o agenai. O watashi ga kanojo ni okane o agenai. Kinoconjugate natin ang ageru sa plain form negativo, agenai, hindi bibigyan. Kanino hindi ibinigay ang pera? Sa kanya, kanojo ni. At gaya ng dati, ang watashi wa ay default kaya hindi na kailangan sabihin. At ang sentence ay magiging maiksi. Kanojo ni okane o agenai. Hindi ko siya bibigyan ng pera. Ang ehemplong ito ay second person o ikaw na magbibigay sa third person o sa kanya. Ang sentence, binigyan mo siya ng pera. Anata wa o ga kanojo ni okane o agemashita. Anata wa o ga kanojo ni okane o agemashita. Ang agemashita ay past tense formal ng ageru. Kanino binigay ang pera? Sa kanya, kanojo ni. Hindi natin makakancel ang anata wa dahil hindi ito default. Pwede lang natin i-cancel ang anata wa kapag ang sentence ay isang katanungan. Kaya ang sentence ay mananatiling anata wa o ga kanojo ni okane o agemashita. Binigyan ko siya ng pera. Ang ehemplong ito ay third person, siya, na magbibigay sa isa pang third person, siya. Ang sentence, hindi niya binigay ang pera sa kanya. Kanojo wa oga kare ni okane o agenakatta. Kanojo wa kare ni okane o agenakatta. O kaya, kanojo ga kare ni okane o agenakatta. Ang agenakatta ay plain past negativo, hindi binigay. Kanino? Kare ni. Ang kanojo wa o ga ay kailangan sabihin dahil hindi ito default. Ngayon, titingin tayo ng mga ehemplo gamit ang yaru. Tandaan ang yaru ay halintulad din ng ageru, kaya lang ang nagbibigay ay may mas mataas na rango kaysa tumatanggap. Ang yaru ay isang category 2 o last hiragana changing verb. Pwede mong reviewin ang basic verb conjugation ng mga category 2 verbs na nagtatapos ng ru kagaya ng yaru sa leksyon 29. Bibigyan kita ng kotse. Watashi wa oga anata ni kuruma wo yarimasu. Watashi wa anata ni kuruma wo yarimasu. O kaya, watashi ga anata ni kuruma wo yarimasu. Gagamit tayo ng yarimasu dahil mas mataas rango ko kesa sa'yo. Siguro tatay mo ko at anak kita. O kaya, boss kita at yung kotse bonus mo sa trabaho. Ang paggamit ng yarimasu ay nagpapakita ng rango. At dahil default ang watashi, di na ito kailangang sabihin. Kung sasabihin mo man, ito'y para ididiin na ikaw ang magbibigay ng kotse. Emphasis. At kung sinabi mo ito sa bibigyan mo ng kotse, di na rin kailangan ang anata ni. Kaya ang sentence ay iksi na lang sa kuruma o yarimasu. Kuruma o yarimasu. Bibigyan kita ng kotse. Bibigyan ko ng pera ang bata. Mas mataas ang rango ko kaysa bata, kaya yaru ang aking gagamitin imbes na ageru. Watashi wa oga kodomo ni okane o yarimasu. Watashi wa kodomo ni okane o yarimasu. O kaya, watashi ga kodomo ni okane o yarimasu. Pag yarimasu, ang nagbibigay ay may mas mataas na rango kesa binibigyan, ang bata o kodomo ni. At dahil default ang watashi, pwede na rin itong hindi sasabihin at ang sentence ay iikli sa kodomo ni okane o yarimasu. Ang ehemplong ito ay second person, ikaw, na magbibigay sa third person, sa kanya. Ang sentence, anong bibigay mo sa iyong pamangkin sa birthday niya? Katanungan ito, kaya di na kailangan ang anata wa o anataga. Diretso na. Tanjoubi ni oigosan ni nani o yarimasu ka? Tanjoubi ni oigosan ni nani o yarimasu ka? Ang yarimasu ang ginagamit dahil mas mataas ang rango ng tito o tita kesa pamangkin. Tanjoubi ni oigosan ni nani o yarimasu ka? Ito naman ay third person sa third person. Binigyan niya ang aso ng tubig. Siyempre, mas mataas ang rango ng tao kaysa aso. Sa Nihongo, kare wa o ga inu ni mizu o yarimashita.
彼は犬に水をやりました。おかや、彼が犬に水をやりました。やりました、nagbigay. Kanino? Sa aso, inu ni. Kare wa inu ni mizu o yarimashita. Third person to third person pa rin, ang teacher ay magbibigay ng test sa mga estudyante. Sensei wa oga seto tachi ni testo o yarimasu. Sensei wa seto tachi ni testo o yarimasu. O kaya, sensei ga seto tachi ni testo o yarimasu. Yarimasu, magbibigay. Kanino? Sa mga estudyante. Seto tachi ni. Ang sensei wa oga kailangan sasabihin. Ngayon, titingnan natin ang verb na kureru. Ang kureru, ibig sabihin, ikaw, siya, ay magbibigay sa akin o sa aking mga katropa. Ang kureru ay isang category 1 o root dropping verb. Ang ehemplong ito ay second person, ikaw, na magbibigay sa first person, sa akin, ako. Di mo ba ibibigay sa akin ang susi? Anata wa oga watashi ni kagi wo kuremasen ka? Ang kuremasen ka, di mo ba ibibigay? Ibibigay kanino? Sa akin, watashi ni. Dahil pag sinabing kureru, kuremas, ang tumatanggap ay palaging ako. Kaya di na kailangang sabihin ang watashi ni. At dahil ang sentence ay isang katanungan, ang default subject ng isang katanungan ay palaging ikaw o anata, kaya di na rin kailangang sabihin ito. Kaya ang sentence ay magiging maiksi. Kagi wo kuremasen ka? Kagi wo kuremasen ka? Di mo ba ibibigay sa akin ang susi? Isa pang ehemplo, wala kang binigay sa akin. Sa Nihongo, kimi wa oga boku ni. Nani mo kurenakatta. Kimi wa boku ni. Nani mo kurenakatta. O kaya, kimi ga boku ni. Nani mo kurenakatta. Kurenakatta, walang binigay sa akin. Dahil built-in na ang sa akin pag sinabing kureru, di na kailangan ang boku ni. Ang kimi wa oga ay mas magandang sabihin para emphasis dahil ito isang negatibong sentence. Nagre-reklamo ako sa iyo. Wala kang naibigay sa akin. Kimi wa nani mo kurenakatta. Ang ehemplong ito ay third person, siya, na magbibigay sa first person, sa akin. Bibigyan ako ni tatay ng bisikleta. Otosan wa oga watashi ni jitensha o kuremasu. Otosan wa watashi ni jitensha o kuremasu. O kaya, otosan ga watashi ni jitensha o kuremasu. Kuremasu, magbibigay sa akin. O watashi ni. Gaya ng dating ehemplo, di na natin kailangan ang watashi ni dahil built-in na ito sa conjugation na kuremasu. Ang sentence ay iiksi na lang sa otosan wa oga jitensha o kuremasu. Bibigyan ako ni tatay ng bisikleta. Isa pang ehemplo, ibang tao na nagbibigay sa katropa ko, ang anak kong babae. Ang sentence, binigyan niya ang aking anak na babae ng isang libro. Kare wa oga musume ni hon wo kuremashita. Kuremashita ang gagamitin dahil ang tumatanggap ay katropa ko, aking anak na babae. Ganun mag-iisip ang mga hapon. Kung katropa ang binibigyan, sa kasong ito, musume ni o anak kong babae ay para na rin ako ang binibigyan. Kaya kureru ang aking gagamitin. Kare wa oga musume ni hon wo kuremashita. Binigyan niya ng libro ang anak kong babae. Ang ehemplong ito ay third person siya na magbibigay sa second person, sa'yo, ikaw. Pag ikaw ang bibigyan, kureru ang gagamitin. Ang sentence, ano ang binigay ng nanay mo sa'yo? Okasan wa oga kimi ni nani wo kureta? Okasan wa kimi ni nani wo kureta? O okasan ga kimi ni nani wo kureta? Ang kureta ay plain past tense ng kureru. Kanino binigay? Sayo o kimi ni. Dahil built-in na ang kimi ni sa verb na kureta, di na ito kailangang sabihin. At ang ating sentence ay iiksi sa okasan wa nani o kureta?
O kaya, okasanga, nani o kureta? Ano ang binigay ng mama mo sa iyo? Ang katapusang verb ay ang morao o tatanggap. Isa lang ang verb sa Nihongo na ibig sabihin tatanggap, morao. Ang morao ay isang category 2, last hiragana changing verb, at pwede mong reviewin paano ang basic verb conjugation ng mga u-ending verbs sa leksyon 29. Gagamitin natin ang morao kapag ako o katropa ko ay tatanggap mula sa ibang tao. Hindi pwede gamitin ang morao kapag ikaw o ibang tao ay tatanggap mula sa akin. Sa mga sentences na tatanggap mula sa akin, babaliktarin ang pagsabi at gawing ako ay magbibigay sa iyo o sa kanila. Gamitin ang verb na ageru o yaru. Titingin tayo ng mga ehemplo tungkol dito mamaya. Ehemplo ito ng ako, first person, na tatanggap mula sa iyo, second person. Ating sentence, ako'y tumatanggap ng pera mula sa iyo buwan-buwan. Hindi natin kailangan ang watashi wa o ga dahil ito ang default, ako ang nagsasalita. Pag morao ang verb, ang tumatanggap ay ako o katropa ko. Kaya sa Nihongo, diretso, maitsuki, anata ni o anata kara, o kane o moratte iru. Maitsuki anata ni okane o moratte iru. O kaya, maitsuki anata kara okane o moratte iru. Ang moratte iru ay progressive tense, tumatanggap. Kanino galing? Mula sa iyo, anata ni o anata kara. Pag morao ang verb ng sentence, ang nagbibigay o giver ay kukuha ng particle na ni o kara. Paalala lang tungkol sa paggamit ng anata, hindi ito polite na salita at ginagamit lamang ang anata pag mas mababa ang ranggo ng tao kesa sayo. Ang polite na gagawin ay gamitin ang pangalan ng tao. Kung si Mr. Hayashi ang nagbibigay ng pera buwan-buwan, sasabihin ko, Maitsuki Hayashi-san ni okane o moratte iru. Tatanggap ako ng pera mula sa bangko. Watashi wa oga ginko kara. Ngayon, pag ang nagbibigay isang institusyon kagaya ng bangko o ginko at hindi tao, gagamit tayo ng particle na kara at hindi ni. Tapos, okane o moraimasu. Watashi wa ginko kara okane o moraimasu. O kaya, watashi ga ginko kara okane o moraimasu. Moraimasu, tatanggap. Dahil default ang watashi, di na natin kailangang sabihin. Kaya ang sentence iiksi sa ginko kara okane o moraimasu. Ginko kara okane o moraimasu. Tatanggap ako ng pera mula sa bangko. Ito'y ehemplo ng second person, ikaw, na tumanggap galing third person sa kanya. Pero morao ang aking gagamitin dahil ang tingin ko sa iyo ay katropa. Pag binigyan ka, parang ako na rin ang binibigyan. Ang sentence, tumanggap ka ng pera mula sa kanya. Anata wa oga kanojo ni o kanojo kara okane o moratta. Anata wa kanojo ni okane o moratta. O anata ga kanojo kara okane o moratta. Moratta, tumanggap, past tense, tumanggap mula nino sa kanya, kanojo ni o kanojo kara. At sasabihin natin ang anata bilang emphasis. Anata wa kanojo ni okane o moratta. Tumanggap ka ng pera mula sa kanya. Ito'y ehemplo ng katropa ko na tumanggap mula sa taong kausap ko. Second person to third person, pero yung third person parang first person dahil katropa ko ang tumanggap. Ang sentence, natanggap ni Ms. Tanaka ang message mo. Si Ms. Tanaka ay katropa ko. Halimbawa, tauhan ko si Ms. Tanaka sa kumpanya, ako manager niya, at sinabi ko sa kausap ko sa'yo, uy, natanggap na pala ni Ms. Tanaka yung message mo. Sa Nihongo, Tanaka-san wa o Tanaka-san ga anata no message o moraimashita. Moraimashita, natanggap. Mula nino? Anata ni o anata kara o anata no. Ngayon, dahil hindi polite ang anata, buburahin natin ito dahil naiintindihan naman eh kung kanino galing ang message. Kaya ang sentence iiksi. Tanaka-san wa o Tanaka-san ga message o moraimashita. Ang ehemplong ito ay third person siya, natatanggap mula sa isa pang third person.
kanya, pero ang third person na tatanggap ay katropa ko, halimbawa miyembro ng pamilya ko. Ang sentence, hindi siya tumatanggap ng pera mula sa kanya. Sa Nihongo, kanojo wa o kanojo ga, kare ni o kare kara, okane o moraimasen. Moraimasen, hindi tatanggap. Mula nino? Sa kanya, kare ni o kare kara. Kanojo wa o ga kare ni o kare kara, okane o moraimasen. Hindi siya tumatanggap ng pera galing sa kanya. Tatalakayin na natin ngayon ang pagtanggap mula sa akin. Hindi ito pwedeng sabihin sa Nihongo. Halimbawa ang sentence na ito, siya ay tumanggap ng pera mula sa akin. Mula sa akin, hindi ito pwede nagagamitan ng morao sa Nihongo. Ngayon, pag i-translate natin as is, magiging kanojo wa watashi ni okane o moratta. Kanojo wa watashi ni okane o moratta. Hindi ito pwede sa Nihongo. Ungrammatical ito dahil hindi pwedeng gumamit ng verb na morao para ipapahiwatig ang tumanggap mula sa akin. Anong dapat gawin? Baliktarin natin at gawing give sentence gamit ang ageru o yaru. Nagbigay ako ng pera sa kanya. Watashi wa o watashi ga kanojo ni okane o yatta. Binigyan ko siya ng pera. Ngayon, ang sentence grammatical na. Susumahin natin ang leksyong ito. Ang Nihongo ay gumagamit ng tatlong verbs na ibig sabihin magbibigay. Ito ang ageru, yaru, at kureru. Ang ibig sabihin ng ageru ay ako magbibigay sa iyo o sa kanya. Ikaw magbibigay sa kanya. Siya magbibigay sa kanya. Ang yaru ay pareho din ng mga gamit sa ageru. Kaya lang gagamitin natin ang yaru kapag ang nagbibigay ay may mas mataas na ranggo kaysa binibigyan. Halimbawa, magulang na nagbibigay sa anak, bossing na nagbibigay sa tauhan niya, o tao na nagbibigay sa hayop. Ang kureru naman ay magbibigay sa akin. Ikaw magbibigay sa akin o sa aking katropa, at siya magbibigay sa iyo. Ngayon, isa lang ang verb na ibig sabihin ay tatanggap, at ito ay ang morao. Ang ibig sabihin ng morao ay ako o miyembro ng mga katropa ko ay tatanggap mula sa iyo o mula sa kanya. Pwedeng gamitin ang morao na siya ay tatanggap sa kanya, pero dapat siya ay miyembro ng iyong tropa. Hindi pwede gamitin ang morao para sa mga sentences na tatanggap mula sa akin. Para sa mga sentences na ganito, dapat baliktarin upang ito ay magiging isang give sentence. Ako ay magbibigay. At gagamitan natin ng verb na ageru o kaya yaru. Sa susunod na leksyon, reviewin natin ang mga verbs na ito bilang auxiliary verbs. Bale, kinakabit na sila sa mga iba't ibang verbs upang magpapahiwatig ng pagbibigay at pagtatanggap ng actions. Salamat sa pagpapanood. Otsukare sama deshita. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong vocabulary. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyo ni, gambatte kudasai. Ja, mata ne!